Sopri. Hey! May good news at bad news tayo ngayon mga pre. Ang good news dyan mga pres, mayroon na kaming kuryente kaya tuloy-tuloy na tayo sa ating trabaho mga pre. At yung bad news natin ngayon, este, good news muna. Second good news natin mga pres, sige na, meron na kaming kuryente ngayon. So, meron ka akong tanggap ngayon, dalawa. Ito. Dalawang speaker at itong isang mini amplifier mga pre na tawag dito. Built-in amplifier. So, ang bad news naman natin ngayon is wala pa tayong tester kasi nga hindi pa dumating yung in-order natin. Galing po kay paring Leo at kay paring Mojajus Technique yung tester natin at saka soldering iron. Pero meron naman akong soldering iron dito. Ito lang muna yung ginagamit natin. So, ano kaya yung gagawin natin dito? So, try natin i-trouble ito mga pre. Itong built-in amplifier, mini amplifier mga pre na balik cameraman. So, nawalang gamit na tester. Walang gamit na tester. Ito trouble natin to. Sana para magkapira tayo. Magkaisa tayo mga pre. So, para malaman mo mga pre kung paano. Stay tuned ka lang. Stay tuned ka lang pre. Okay. Pasensya na nga pala kayo mga pre na pangit yung quality ng audio natin ngayon mga pre dahil itong pang vlogging cellphone natin is natuluyan ha mga pre sa mga cellphone tik naman na mga kaibigan natin dyan mga pre. So makikomment sa comment section mga pre kung ano ang naging sanhin nito at yung problema nga pala nito mga pre is habang tina-charge ko is hindi magkarga yung kaning charging at mainit yung cellphone, yung unit mainit at hindi yung charging niya hindi siya na magkarga. Paki-comment mga pre baka sakaling mas magamit ko pa ito at pag-practice na rin. So, usin na tayo dito mga pre. So, ito na yun mga pre, check natin to. So, una natin gagawin dito is wala na AC cord, so lagyan natin. Hanap tayo mga pre, hanap tayo. Hindi na iiwa ito. So bali, lagyan muna natin to mga pre ng AC cord. So nalagyan natin to mga pre, so ang susunod natin gagawin dito is buksan muna natin to bago natin isaksak to mga pre para safety kasi wala nga tayong tester eh. So para makasigurado tayo buksan muna natin to. Yun. Ito yung amplifier niya. Meron diyang apat dito na output. Gamit pala dito is TIP41C. Yung capacitor dito is lagyan lang ng wire. Ganyan ko ba? Bakit ganyan ito yung stain? Repair na pala to. At dito sa loob mga pre, yun, mayroong kawayan. Ayun, mayroong mga parang basurahan to ata. Ayan, plastic. Oh. Mayroon pang panti ng bata, panti ng buhay. Ang yaman-yaman ng box na ito mga pre.
Yung bali ito yung ano mga pre, yung nakuha namin na basura galing sa kasi meron kasi butas dito sa harap. At ang mayari nito is sigurado merong bata kaya ginawang basurahan. So not big issue naman yung basurahan mga pre. Ang tutukan natin dito is itong amplifier niya. Dapat mapagana natin to. Ito na yung oras na isaksak natin. Ay, kailangan pa pala natin ikabit itong speaker. Kasi subali, nalagay na natin itong speaker wire mga pre yun. Saksak pa natin. So, tapos yun natin yung unit. Yun natin, bang. Wala namang humusok. So, try natin na ano, hawakan yung kanyang board. Yung meron ba siyang audio signal input. Meron naman pre. May input naman siya na signal. Yun. So, ibig sabihin, okay lang yung main amplifier niya, mga pre. So, surety tayo. Ang next mission natin dito is, ano, kasi itong wire na ito is patungo to sa preamp. Papagana natin itong preamp na ito, mga pre. So, tanggalin natin ito sa harap. Tanggalin muna natin to. So, push muna direct. Ito yung ano, tinanggal natin sa harap. Ito yung preamp niya mga pre. Dito yung kanyang 3 bull bus at saka min bull yung. Meron din ditong mic. So, kailangan nating supply yan to na 12 volts. Pero nga, wala nga tayong tester. For sure, dito to eh. Tingnan natin, saksak natin to. Meron naman ditong lead indicator sa harap. Kung iilaw ito mga pre, so ibig sabihin may supply. So yan, nakakabit na yan. So, una natin, merong switch dito sa likod. Yan. Umilaw naman. So ibig sabihin, meron siyang supply mga pre. So, ang gagawin natin dito, dito sa may main volume niya, waka natin. Yan. Walang signal. Yun, umilaw naman yung kanyang lead indicator mga pre. Yan. So, ibig sabihin may supply siya. Next natin gagawin dito, itong min volume niya, hawakan natin dito sa likod kung mayroon bang input signal. Meron naman, mahina. Try natin lakasan yung volume. Oh, meron. Hawakan natin. Yes. Baho. Yun, nakokontrol yung baho. Yun. Ang papaganahin na natin dito is itong preamp na niya sa likod. At yung kanyang bluetooth niya dito. Ah, wala tong bluetooth. USB pala lang pala dito. Hindi na to maggagana mga pre. Kasi wala na eh. Wala na dito. Lagyan na lang natin to ng input. So, lang sila gumamit ng cellphone at saka DVD para magka-music. So, usapin na lang na pag-usapan lang namin kung lagyan niya ng bluetooth to. So, bilhan natin ang bluetooth receiver. So, yun. Lagyan natin yung input natin mga pre. Lagay natin dito. Sa may volume. Patungo dito sa may ano. Dun sa likod niya. Yan. Meron siyang RCA jack dito. Ang nangyayari dito mga pre, ang ginawa natin dito is dito tayo kumuha ng input signal sa may min volume niya. Patungo dito sa may ano.
RC Jack. Yan. Pwede siyang gumamit dito ng cellphone pang ano, pang music at saka DVD. At yung DVD naman, meron namang mga USB yon. USB port. So doon lang siya magsaksak ng in case meron siyang USB. Yan. So testing natin mga pre. Yan. Nagsaksak na yan. So testing natin, power on natin. Yon, naka ano, ilaw na yung lead indicator. So hanap tayo ng music dito. Music natin yung aso. Yan. Ulit.